Hello, good morning po. Kumusta po? Ganda po ba yung tulog? Ayan, good morning po sa inyong lahat. I am Jennifer Magalong, Diamond Master from Anonas Quezon City Center. Ayan, kaway-kaway nga pong ulit yung mga first-timers. Sino po yun? Ayan, welcome po ulit sa Atomy Philippines. And I hope you really understood why you are here in the seminar and what is the purpose, why you are sitting there for 2 days. Kasi meron po kasing purpose si God, hindi po kasi talaga aksidente na nandito po kayo. Ang purpose po talaga ni God is para po i-prosper yung life ninyo and always nyo pong i-claim ang Jeremiah 29 verse 11. So, yan po, doon po tayo magiging successful. So, today, I'm going to present to you this amazing life-changing products. And time is changing so fast, and I noticed most of the women po are very crazy with the K-beauty products. Alam niyo po ba yung K-beauty products? Yes, ayan po yung Korean beauty products po. And talaga nga namang lahat po kasi gusto talaga nila na ma-achieve yung glowing skin, healthy skin, ano pa, flawless, at saka yung pinaka-importante yung glassy skin. And I am one of those crazy ladies out there para lang po makapili ng mga Korean beauty products na yan para din gusto ko talagang parang nagpumipika-pika yung face mo, lalo na pag nasa stage ka, di ba? Ang ganda-ganda ng tignan. So, yan po. So, do you also want to have or to achieve yung K-beauty po na yan? Kung gayon po, pay attention, bring it on yung ating slides para po i-share ko sa inyo kung paano po natin gagamitin yung ating products. So please, first, syempre, be a member and then log into our website so that you can see kung ano po yung mga ino-offer ni Atomy, kung ano po yung kailangan ninyo. We have healthcare, beauty care, we have personal care, my food, at saka living. And of course, our Atomy's concept is mastige po. Bakit po siya mastige? Because it is a combination of mass and prestige wherein we are selling a prestigious product at low price. Kumbaga, kahit na po ordinaryong tao, kayang-kayang bilhin yung ating produkto. And bakit po Atomy? Di ba pagka nag-grocery tayo and we are buying some products sa mga supermarket, we are spending money, lumalabas lang. Bumabalik po ba? May nakukuha tayo? Wala, di ba? Whereas kay Atomy, if you are a member of Atomy, next slide please. Habang gumagamit ka po ng mga products natin, pumapasok po yung pera. Di ba? Ang ganda-ganda po ng concept ng pera natin kasi lahat ng mga products that we are using in Atomy po, may mga corresponding points at dyan po tayo yayaman. So you have to ask always your sponsor, asan po ang PV ko? Wag lang po kayo magtatanong sa tingi. Okay? Wala po kasi talagang points yon. Okay? To this featured products po is mga skincare po. But before that, may I call on Miss Casey to complete my presentation para po i-share ko sa inyo kung ano po yung mga products po natin at saka kung paano po siya gagamitin. Miss Casey, please come over. Ayan, siya po si Casey. Ayan, upo ka po. Ayan, bago po namin siyang member and I was so happy that finally I convinced her to use our beauty products. And today's our featured products are yung Rose Mist, yung Glow Base, we have BB Cream, the eyeshadow, and the lipstick. And of course, bago po, or before you put on your makeup, you have to prepare po. Kasi lagi po kasi, kumbaga parang nag-re-rely lang tayo palagi sa mga foundation. But first, before you put up your makeup or put on your makeup, you have to prepare po yung skin mo by using our moisturizing toner. But then sometimes kasi we are running out of time. Di ba nakita nyo naman yung mga skincare products natin? Ang dami. 6 po yun. But the good thing is, yung Rose Mist po natin, pwede nyo na po siyang gamitin as your toner kasi meron po siyang kasamang toner, may essence, at saka nutrition dito. So you can use this as your, para po i-prepare yung inyong skin. So first, spray nyo po on the face
and then let it dry. So para po gumamit na rin po kayo ng mga skincare po natin at hindi po siya masyadong parang nagda-dry lang. So the good thing about our rose mist is may mga ano po siya, may mga different ingredients po siya na may scent din po siya ng rose mist. Next slide please. So ang lahat po nito, ang maganda po kasi very convenient po siyang gamitin. I-spray niyo lang siya and then let it dry. And then kailangan po gumamit po tayo ng primer. And the primer, you can use this as your ito po yung pinaka primer nyo, tapos gagamitin po natin tong Glow Base. So, I'm going to show you kung paano po yung difference ng paggamit ng Glow Base at saka hindi. And then palagi nyo pong ilalagay yung ating cream dito po sa on top. Wag po dito sa palm kasi pag sa palm po kasi naaabsorb kaagad ng ating skincare. So, dito, papahid ko muna siya. So, makikita niyo po yung difference. Ang maganda po kasi dito sa Glow Base po natin, since na meron po siyang ingredient na pearl powder, di ba minsan, di ba gustong gusto niyo na parang yung skin niyo is parang ano din siya ng pearl, makintab siya na makinis po. So dapat yung pag-rub nyo din po ng mga creams natin, kailangan po low pressure lang. Huwag masyadong madiin kasi hindi naman po kasi talaga semento yung face po natin. Ayan, huwag po nyong panggigilan tapos magre-reklamo kayo, ay, ayoko nang gamitin yung skincare ni Atomy. Kasi ang day after, paano po kasi nang gigil kayo, ganun kayo maglagay. So kailangan very soft lang po. So yan, very yung pressure po niya dapat maano lang. So nakita niyo po yung difference. Yung half po kasi is meron po siyang Glow Base. And then dito po sa kabila, wala po. So mas lalo pong ma-enhance kasi yung skin mo, especially pagka flawless yung skin mo, mas lalo po talaga siyang hydrated. So I'm gonna put on all para po pantay. Kasi baka mamay makintab yung right mo, tapos yung left mo hindi. Ayan. So ano pa po yung mga ingredients? Maganda po kasi dito sa ating ano, sa ating mga products. Hindi po kasi siya yung sticky at saka hindi rin siya mabigat tignan kapag in-apply po natin sa face po natin. Ayan. At huwag niyo pong kalimutan yung leeg po natin para pantay po kasi baka mamaya maputi po dito tapos dito ang itim, di ba? So kailangan po pantayin po natin para po maganda po yung looks niya. Okay, look up Casey. Ayan. Ayan. So finish ano na po siya. Yan po yung pinaka ano na niya. Magandang outcome niya kapag kamay Glow Base. So sa Glow Base pa lang, 'di ba nakita niyo na po yung difference? So sa lalaki, usually kasi tinatanong ng mga lalaki kung pwede rin gumamit. Actually pwede rin. Kaya lang konti lang, 'wag niyo masyadong damihan para naman po hindi kayo magmukhang mas natalo na kaming mga girls kaysa sa inyo. So 'wag niyo po kaming sasapawan, okay? So konting-konti lang, 'di ba ma'am no? Dapat mas nangingibabaw kaming girls over men. Ayan po. So after that, pagka medyo tuyo na po yung pag-apply natin ng mga creams na then I'm going to put on our BB cream. So, the good thing about our BB cream, pag nakita nyo po kasi, since na yung ginagamit po nating technology is nanotechnology, naa-absorb po kaagad nung skin po natin at hindi po siya malagkit. So, again, put on to your, ano po, on top of your hand. And then, kahit konti lang po yung gagamitin mo kasi masyado na po kasi siyang ano din, matipid, concentrated siya. At ikakalat nyo po doon sa face ulit. Okay, tapos yung iba kasi, pag hindi nyo rin po kasi in-explain, sabi nila, ayokong gamitin yan kasi parang ang puti-puti naman. Iisa lang po yung shade po natin sa BB cream po natin. So ang maganda sa BB cream po natin, instead of using yung mga high-end or yung mga pang-elite po na mga product, gamitin nyo po kasi yung mga products po kasi natin, yung mga elite na mga product or mga high-end na product po kasi, iisa lang po yung manufacturer natin. Kagaya po ng Shiseido. Sino pong gumagamit before ng Shiseido? Ayan, yung wala, kahit isa. Ayan, dalawa po. So, sobrang mahal po yung BB cream po ni Shiseido. Pero yung quality po ng product po natin is iisa lang since yung manufacturer po kasi pareho lang. So tip ko lang din po, pag sa paglagay po natin ng BB cream, para hindi po siya cakey, pwede po yung gamitin, dalawang option, it's either your fingers po or yung makeup blender or yung damp sponge para po mas maganda po yung
paglagay. So idadump nyo lang po siya para mas maikalat po siya ng maigi. Tapos hindi rin kasi yung iba talaga, hindi po talaga nila maiwasan na hindi po talaga i-press po ng maigi yung ano yung fingers nila. Talagang nanggigigil po sila, lalo na pong nagmamadali po sila. Ito na lang, kahit nagmamadali po kasi kayo, hindi po ma-i-stress. Kasi sa paglalagay nyo pa lang ng makeup, na-i-stress na po yung face nyo kasi pinanggigigilan nyo kasi. Kaya wag po kayong manggigil. Ayan. So look up, Casey. Ayan. So yung ano po natin, yung BB cream, you can also use it as your concealer. Lalo na kung meron po kayong gustong itap or yung itago na mga dark spots, yung mga medyo mapanda na po yung mata. Kasi nga, di ba tayong mga atomians, inuumaga na tayo ng uwi. So nag-start na po tayong mag-eye bag, mag-black eye. So i-cover po natin siya ng BB cream as our concealer. Actually, we have our own concealer, kaya lang hindi pa po available in the Philippines. Pwede na po kayong mag-purchase sa Korea para ma-avail nyo po yung ating concealer. Ayan, so optional, ticket ka, please. Optional naman po yung paglagay ng BB cream or yung concealer. Ayan. So kung gusto mo ng glow base lang po, tapos sunscreen lang, okay lang din naman po. Or kung gusto niyo pong gamitin yung sunscreen, and then glow base, and then BB cream, okay lang din naman po. But be sure po, kasi tatlo pong creams yung ginamit nyo, be sure po na hindi po talaga siya magiging caking tignan pag naglagay na kayo ng mga powder pa or anything na ilalagay nyo po sa face. So ang maganda po, kahit hindi na po kayo gumamit ng foundation, mako-cover na po niya yung mga kailangan nyo pong i-cover. So wag po kayong gagamit ng mga sobrang matapang po na foundation kasi isa po yan sa mga nakakatanda sa face po natin. So kailangan very light lang po yung gamit nyo at ang init-init po dito sa Pilipinas tapos ang foundation mo, 5 layers. Di ba? Kususta naman sa'yo kapag tumagatak na yung pawis mo, nagpre-present ka dyan, tapos lumuluha na yung ano yung mukha mo tapos nagtumatagaktak na lahat yung cream sa face mo. So we have to use light makeup lang po pag nagde-demo po tayo ng mga products po natin. Ayan. So iniwan ko lang po muna yung leeg. Pwede niyo naman pong lagyan yung leeg din po ng BB cream. Ayan. So kapag nakita niyo po na pantay na, ayan, pantay na po ba? Ayan. So, pwede na po tayong maglagay ng makeup. So, but before that, kailangan ayusin po natin yung ating kilay. Diba tayong mga babae, boys, kilay is life. So, pag walang kilay, para po tayong, sino po? Yung nakikita nyo walang kilay? Si Mona Lisa, diba? Parang wala po talagang kabuhay-buhay. So, minsan po kasi nasa... Ang secret din po ng paglagay ng malinis ng eyeshadow is sa applicators po. So we have our own applicator po sa Atomy. Sa mga hindi nakakaalam po, meron po tayong applicators din sa Atomy. So gagamitin ko po muna yung pang brush para po sa kilay niya para pag naglagay po tayo ng eyebrow, hindi po siya mahirap ilagay. Ayan. So since na yung model ko po kasi, maganda na po kasi talaga yung kilay niya, i-enhance na lang natin by using yung ating mga eyebrow. Kasi we have our own eyebrow din, kaya lang hindi pa po kasi available dito sa Philippines. Coming soon pa po, and I hope po, madali na po, Sir Kim, I hope our eyebrow will arrive na po dito sa Philippines po. Kasi marami pong nanggigigil sa eyebrow natin mula nung pinakita po kasi ng sponsor na meron na po talaga tayong eyebrow. And then... Next po, next slide po, is yung ating eyeshadow. So, sobrang maganda po. It has 6 shades po, multicolored palettes po ng ating eyeshadow. Meron po tayong pang base. Actually, ang pwede nyo pong pang base, yung ating pink, pwede rin po yung beige as your base. Pwede rin po yung glitter or yung gold. So, it depends po doon sa party na pupuntahan nyo or yung pang-everyday lang. Kung pang-everyday lang po, okay na po yung shade ng pink or yung beige para hindi po siya masyadong loud naman po pag during the day. And then, I'm going to use po yung medyo mas makapal na brush po natin. So, mas ang tip ko lang din po, para po kumapit ka agad yung makeup or yung eyeshadow, pwede nyo po siyang basain. Babasain nyo po muna and then i-apply nyo na po sa... So I'm going to make use of this shade, yung pink po. And then i-cover nyo lang po dun sa eye as yung base. Pwede po kahit dito po sa my brow line. Ayan.
So unang application pa lang, 'di ba maganda na po siya? Kahit ganyan lang po yung makeup mo, mamili ka po kung ka isang tone lang or two tones, okay na po. Lalo na kung nagmamadali ka po. So 'yan. Lalagay niyo po, i-cover po dun sa buong eye area. And then sa kabila din. Ang maganda po dito sa ano natin, sa eyeshadow, bukod sa wala po kasi siyang mga chemical ingredients, kahit po everyday po natin siyang gamitin, hindi po siya nagkakapag-trigger ng mga wrinkles po. So lagi nyo lang din pong gagamitin para po mas ma-promote po yung eyeshadow natin. Kasi napansin ko wala po kasing masyadong nagpo-purchase ng eyeshadow natin kasi kulang po tayo sa pag-i-endorse po ng mga product natin na hindi masyadong napapansin. And then yung second po is gagamitin ko din po yung chiffon as yung parang second makeup po niya or yung eye color ng ano niya, ng kanyang eye. Pero tip ko din, in every time, if limited lang po yung brush na ginagamit niyo po, you have to wash it out po or you twirl niyo po dun sa hand niyo or sa tissue. So wet tissue pwede rin po. And ginamit ko po yung ating wet tissue. Ayan, para po mas ano po, para mas malinis po siya at hindi po siya madagdagan po ng mga yung mga nakaka-contaminate po or madumi. Ayan, so I'm going to make use of the chiffon, yung color. And then i-apply ko lang, ipapatong ko lang po dito. Alam niyo po yung crease area? Yung crease area po, ito po yun, yung layer na to. Ayan. Tapos pag naglalagay tayo ng shadow, wag niyo po ng eyeshadow, wag niyo pong hayaan na lumampas. Wala naman pong nag-eyeshadow hanggang dito, 'di ba? So dapat ganyan lang po. Ganyan lang yung line ng ating eyeshadow. Wag niyo pong palalapasin ang eyeshadow niyo hanggang dito na siya, oh. So dapat ipapantay niyo po dito sa brow line and then pwede po kayong mag-create ng crease line dito para po sa second layer po ng eye area niya or sa eyeshadow para mas lalo pong ma-enhance yung kanyang eye, lalo na kung beautiful po yung eyes mo. Ayan, i-emphasize nyo. Especially po, ang maganda po kasi dito sa model ko po kasi, deep eye siya. Yung deep set pala, I'm sorry, deep set. So sa mga Asian po, kagaya ko ng mga Chinita, medyo ida-dark lang natin yung ano para medyo lumaki din po kahit papano yung eyes po natin. Kasi pag mumititi na tayo, talagang wala na po kasi talaga. Tapos natatabunan po kasi nung eyelid natin yung nilalagay nating makeup, kaya dapat medyo mas darker po siya. Ayan. And then, gagamitin ko na po yung dark, yung pang-define po. Yung pinaka-dark po na ito, yung wine brown. So ilalagay nyo lang po, ididip nyo lang. Mag-start po kayo dito sa may, dito po sa outer, dito. Mag-start kayo dito. Konti lang, wag nyo pong i-cover lahat. Dito lang. Ano daw? Ayan po, ayan. So, i-create nyo po dyan. Tapos, meron po kasi siyang crease line dito. Kung nakikita mo po, Mr. Cameraman. Ito po, itong crease line po na ito, ayan. I-blend nyo lang po. It's just a matter of blending po. Para po, pag maganda po kasi, ang maganda sa brush natin, sobrang lambot, i-blend nyo lang po pataas dito. And then, ilaline nyo lang po dito sa my crease line. Ayan. Pagka medyo sumobra siya, lilinisin nyo lang po siya ng ating pinakaunang brush para po malinis. Ayan. And then, i-blend nyo po ulit. Okay. Open your eyes. Ayan. So, nakita nyo po, medyo nag-ano na po dito compared po dito sa kabila. At least dito po, nakikita nyo, pag nakapikit siya, meron na po nakalagay na line dito. Para kapag medyo nakatingin siya sa baba, maganda po pa rin tignan, malinis pa rin. So, i-blend lang po. Blend lang po kayo ng blend hanggang sa mawala na po. Kapag kami nag-excess, i-brush nyo lang din po ulit nung ating applicator para po mas malinis po siyang tignan. And then, pareho lang din po sa kabila. Gawin nyo po ulit yung dark brown or yung wine brown. Start po ulit kayo dito sa pinakababa. Ayan. Tapos, ang maganda, pag naglagay po kayo ng eyeshadow, itaas nyo lang ng konti yung brow nyo para po nakikita nyo yung pinalalagyan nyo or yung i-cover po natin. Ayan. Tapos, pag kinulang, dadagdagan nyo lang din po and then, i-blend nyo lang po. Pa-circular, pwede po pa-circular, pa-inner. Basta bahala po kayo kung saan po kayo mas comfortable. And then, ilaline nyo po siya dito. Okay. Pag mga deep
ay po, or deep set po, pwede po kahit mga six colors po yung ilagay nyo kasi sobrang malalim dito tapos medyo malapad dito. Marami kayong colors na mailalagay. And then, i-blend ko po siya ulit para po mas pantay po siya, pumantay. Ayan, pantay na po ba? Ayan po. Okay, konti pa po. I-ano nyo lang po, titignan nyo kung pantay yung black na nilagay po ninyo dito sa eye area. Tapos, ang maganda kasi, pagka na-emphasize nyo po yung crease line po, sobrang maganda po siyang tignan, lalo na pagka nasa labas ka na. Ayan. So, okay na po. Yan na po. Close your eyes, Casey. So, yan po yung ano natin. Tri-colors po yung ginamit ko. So, kung gusto nyo pong i-ano po ulit, i-add, you can also make use of the glitter. Yung gold po. So, dito, gamitin nyo lang po yung applicator natin. Tapos, mag-start po kayo dito sa pinaka outer po. Pikit ka, Casey. Eto. Dito. Itatap nyo lang po dito. Ayan. Okay. Dagdagan po natin. Eto po kasi, nasa sa inyo yun. Optional po kung gusto nyo maglagay ng glitter-glitter. Kung gusto nyo po ng evening na talaga medyo mas mapansin yung eyes nyo, lalagyan nyo po siya ng mga glitter-glitter thing. Pero pwede rin naman po talaga siya ng daytime. Huwag nyo lang po masyadong yung dadamihan, konti lang po. So nakita nyo po yung difference, close your eyes, Casey. Yung may glitter at saka wala. So sa akin kasi, gusto ko kasi mas prefer ko sa kanya yung merong glitter po sa top po ng eyes niya. And then dito, papantayin din po natin. Okay. Bibilisan ko na lang po para po makita nyo pa po yung ibang ilalagay po natin. Okay. And then, pwede nyo pong gamitin yung ating eyeshadow as your eyeliner. Gamitin nyo po yung bronze color. Ito po yung bronze color. Ilalagay nyo po sa eye lid niya. Okay, look up, Casey. Dito po, mag-start po kayo sa pinakadulo, papunta po dito sa area niya. And then, see to it po na hindi po pupasok siya sa mata niya. Ayan. And then, pwede niyo pong lagyan ng parang pinaka-black para ma-emphasize lang po yung eyes. Dito lang po sa pinaka-dulo. Okay, look up, Casey. Ayan, dito lang po. Dito sa dulo lang. Para po hindi po masyadong matapang tignan. Lalo na kung medyo matapang po yung eye mo. Paaano nyo po siya, paaamuhin nyo po para pagkausap nyo po yung mga prospect leaders nyo po or prospect members, at least makikita nila na parang hindi po matapang yung mukha nyo, approachable at saka charm po siyang tignan. So, yan po yung yung pinaka-eyeshadow po natin. And then, pwede nyo rin pong lagyan yan ng mascara natin kasi meron na rin po tayong mascara. Ang maganda po sa mascara natin, nakakahaba na po siya, nakaka-volume pa po. So, gamit po kayo, try nyo na pong mag-order ngayon, itanong nyo na po sa sponsor nyo para po ma-experience nyo kung gaano po kaganda yung mga products po natin ng mga pang-beauty care. So, look down, Casey. Okay, para po mas ma-emphasize po yung eyelash po. Hindi nyo na kailangan maglagay pa ng mga false eyelash. Ayan, kasi pagka nag-fall eyelash naman, baka mamaya hindi rin po madikit yung ginamit yung glue. Yun pala, nagsasalita ka, nalalaglag na yung isang eyelash mo. So, ayan, para maiwasan, ganyan. So, nakita nyo po, ang bilis pong magpilantik. Ayan po, and lalagyan nyo rin po sa taas, look up. Very ano na lang po, iingatan nyo na lang po na malagyan yung eye area nyo doon sa pinakaloob. Ayan. So, isa pa lang po yan. So, yan po ang ating makeup. And then, lalagyan nyo rin po siya ng eyeshadow. So, meron din po tayong, blush on. Ayan, maling-mali. Ayan, two colors din po yung available natin sa Atomy. And then, ilalagyan nyo lang po dito. So, ang gusto ko kasing ilagay sa kanya, yung color po ng orange. Ayan.
ipapantay nyo lang po. So napansin nyo, di ba, hindi ko siya nilagyan kaagad ng powder natin. So optional din po kung lalagyan nyo po siya ng ating mineral compact powder. Available din po, number 21 po yung gagamitin ko. Pag morena ka po, okay na po yung 23 para po hindi po masyadong maputi. So pwede nyo pong gamitin ito as your pang finale. So ilalagay nyo lang dyan. Dito. Ayan. And then we also have, kung gusto nyo po ng contour, so pwede naman po yung pag-contour, kaya lang hindi pa po kasi available dito. Pwede nyo na rin po siyang i-order. Pagka medyo nakapalan nyo po, itatap nyo lang po siya ng powder po. So hanggang sa lieg. And then finale, di ba usong-uso po ang makeup setting? Gamitin nyo po yung ating rose mist as your makeup set para po mas lalong kumapit yung makeup. Close your eyes, Casey. Ayan. So you can also use it sa hair. All over. So, wag niyo pong titipirin. Pwede po sa buong body po natin and hair. So, ito na po yung pinaka finish po ng ating product po sa eyeshadow. So, I hope, can you show po? Yan po. Close mo yung eyes. So, yan na po yung finish product natin sa eyeshadow. So, you can make it up parang 5 minutes makeup lang po para mas, ano po, para hindi po kayo mahirapan. Sobrang mabilis. And then, the lipsticks. Thank you po, Miss Sharon Rose Dinali, for reminding me. Wala pa po pala siyang lipstick. So, eto po, salamat, Ma'am Sharon Rose Master. And then, pwede niyong gamitin to as lip liner, yung brush po natin. Start it sa outer po, layer. Ginamit ko po sa kanya is rose brown. Ayan. Rose brown po. Hindi po kayo mahihirapan sa paglagay ng mga, ng lipstick po natin kasi ang ganda rin po ng ating brush. Dalawang klase yan, meron din po dito sa labas. Okay. And then, kapag ka na-align nyo na po, ilalagay nyo na po yung ating lipstick dun po sa pinaka inner part. And then, top mo, case. Ayan. So, optional din po kung kakapalan nyo siya or yung manipis lang po. So, eto na po yung ating finished product po. And maraming salamat po. And tip ko lang po sa paglagay ng makeup, always moisturize your skin, whether you are dry skin or oily skin. Maglagay po lagi kayo ng moisturizer, toner, and then make use of the waterproof mascara po para po kahit napagpawisan ka, hindi po talaga siya nag-smudge. And then palagi nyo pong gagamitin yung mga products po natin para mas mapataas po yung sales po natin. Thank you very much for watching. And see you again po. I am Jennifer Magalong, Diamond Master from Anaunas, Quezon City Center po.